Welcome to our Tagalog episode of Coco and Grace. Ating pag-uusapan kung paano mag-alaga ng aso dito sa USA or Amerika. Hey boy, ikaw na. Saan ito? Mauna ka dahil si Coco matigas ang ulo. Okay. Wait. Coco? Ikaw ha? Okay, iwanan kita. Ayaw mo, sige, iwanan kita. Mauna kami ni Big Boy. Big Boy. Come here, Big Boy. Bye, Coco. Iwanan ka namin. At ayaw mo magpalagay ng ano. We're going to leave you, Coco. Iwanan ka namin. Ayaw mo. Sige. Bahala ka sa buhay mo. Come here. Lika. Sige na. Coco. Coco, come here. Maglakad kami dahil tatlo dahil walang ulan ngayong umaga. Okay, first you're at ano. Go. Let's go. Maglakad tayo. Okay, let's go. Good morning, Dodger. Hey, good morning. How are you doing? Good. Oh, I also play. Hi, Coco. And this one's name is? We just call him Big Boy for now. Big Boy? You just get him? Yeah, over a week ago, on the 11th. Rescue? Foster. Okay. We went to the shelter in Riverside. Oh, okay. Yeah, he's very friendly. Hi, baby. Hi, Big Boy. Good morning. Good morning. We call him Big Boy. Hi, Coco. Dodger. Have you been? I want to walk them because there's no rain right now. Yeah. So. Yeah. Perfect time right now. Yeah. Hi, Big Boy. It's been raining every day. So hopefully it will not rain today. Yeah, hopefully it. Dodger. Clearing up. Cool. You see Dodger? Dodger. You have another one too, right? Yeah, I have. And I just got a, I haven't had him. I've had him for about 11 weeks, an English Bulldog. Have I seen it? I haven't seen it yet, right? But I don't think it's kind of special. We got to take him to a specialist. It's okay, Big Boy. Big boys. You're all big boys. Coco. Coco, what's wrong? Why are you loud? It's too early to be loud. It's okay. Good morning. I'm back for this walking episode of Coco and Reese. I'm taking with me both Coco and Big Boy. We're going to walk for a couple of minutes because we haven't walked together in like I think 3 days because of the rain. So ngayon maglalakad kami tatlo para naman meron kaming ehersisyo. Tatlong araw na kami hindi napaglakad dahil panay umaambon, umuulan. At na-feel ko na itong dalawa ay medyo bored na sa loob ng bahay. Kaya maglakad muna kami. Samahan niyo kami habang kami naglalakad. So that's where we usually walk. But sometimes I walk the other way along the residence areas. But today, I'll walk through the residence areas.
passing by the school closest to us. Ito yung nilalakaran namin ni Coco nung summer. I think araw-araw kami naglalakad dito. Mga 5 kilometers din, 5 kilometers yung nilalakad namin. Kaya ako pumayat ng how many kilograms ba? Malaki rin. I think mga 10 kilograms ang nawala sa akin. Pero mga aso na tumataho labang dumadaan kami. America is a pet-loving country. Maraming mga may-ari ng aso, ng pusa. Meron din mga kabayo. Kahit nga donkey meron eh. O camel. Pero bihira. So, dito sa Amerika, marami talagang may mga alagang aso o pusa. Gaya na ng sinabi ko, America is, or the US is a pet-loving country. So, mabuti nga kumuha kami ng pangalawang alaga kasi itong isa, at least ngayon, hindi na umiiyak pag inaiwanan. At saka hindi na, naghanap ng mga masira niyang mga gamit, mga sapatos, kahit nga gamot na mga buti. One time, yung gamot ko nakita ko nalang sa sahig, nahulog siguro at di ko napansin. Ayan, may tatlong donkeys. Ang tawag sa kanila na iba is buro. Sa Spanish is buro. Big boy, gusto ni Big Boy pumunta. Oh, Big Boy! Si Big Boy gustong pumunta sa donkey. Ayoko. Kasi tahimik sila tapos guluhin namin. No. Ayoko. Dito tayo sa taas. Koko, dito tayo sa taas. Susunod na lang. Gusto talaga pumunta sa donkey ni Big Boy. Si Koko rin. Si Koko, nakipaghalikan sa donkey minsan. Sanay na kasi siya sa donkey. Ayan. Tumitingin din ng donkey sa amin. Panay sila nagtingin na. Ito yung mga namin, kapitbahay. Tahimik. Kaya gusto ko yung lugar namin kasi parang Pilipinas. Big Boy, no? Big Boy, huwag. Tumitingin pa rin sa amin yung isang donkey. Siguro tataka siya sa mga kasama ko. Okay, so gaya lang sinabi ko nga, ito yung parang farm dito sa bandang bahay namin. Itong dalawa. Hoy! Let's go, let's go! Kunay pa rin talaga tingin nila sa donkey. Ay! Andiyan na yung isa! Palapit! Hala, hala! Hala ka! Hala ka! Sabi ko nga eh, gusto mong lumapit ng isa. Ayan, huminto. Ayokong magkalapit yung tatlo kasi... Ayan, palapit. Hoy. Ayan. Lumapit talaga yung isa, yung panitingin sa amin. So, itong dalawa naman, hinahawakan ko lang kasi baka makatakbo at mahirap na dahil ako lang mag-isa. Ay, meron din pala sa baba. Meron din pala mga donkey sa baba. Oh, dyan oh. Yan sa baba. Ilan sila? Sa dalawa, tatlo, apat, lima. May limang donkey sa baba. Anyway, tayo na. So,
may tumahol din ng aso dito sa kadang left ko. Sana hindi ulan ngayon kasi anong enough na sana yung mga ulan, yung ulan kasi ang dami rin naperwiso sa ulan eh. Parang nasa Pilipinas din kaya panay-ulan ilang buwan na. Dito naman hindi. Noong ano nga last month nagka-snow dito sa amin, which is bihira talaga. Kaya patunay na talagang merong climate change. Ito naalala ko yung Pilipinas oh. Kasi nung bata pa ako, nangingisda kami sa ano, yung mga tawag sa Bisaya ano. Ayog. Di ko alam kung ano sa Tagalog yung tawag na ayog sa amin. So yeah, nangingisda kami tapos ang makukuwang isda, tilapia or hito. Yun, nakatawa. I mean, ngayon wala nang tubig sa sa area ng mga ano, pinupunta namin nung bata pa kami para mangisda. Puro natuyo. Hindi ko lang alam sa ngayon dahil panay ulan. So dito. Tingnan nyo, may mga ibon din oh. At ano ata yun, ng uwak sa ano ba tawag doon sa ano, mga uwak, blackbirds. Yep. Anyway, patuloy kami maglakad. To si Big Boy, hinahatak ako. Buti naman kaysa siya ang hatakin ko kasi mabigat siya. First time ni Big Boy dito sa paglakad dito sa area na to. May bahay sa malayo. Yan, mga bundok na kalbo, upaw. So dito sa Amerika, sa US, kung meron kang mga alagang aso, para ka rin nag-alaga ng mga bata. Kasi paliguan mo, pagkainin siyempre, pero ang kaibahan lang dito, mga dog food pinapakain, hindi mga buto. Pareho sa Pilipinas na mga leftover, tira-tira, dito talagang dog food. Saka dinadala mo sa doktor yung annual check-up nila, pati laboratory. Tapos pati ngipin, sinicheck, sinisipilyuhan. Yung parang bata nga eh. Hindi nga lang sila makasapag salita pa rin ng tao. Tapos sa pagtulog naman, may mga komod sila, may mga bed. Katabi pa si Coco, katabi kong matulog. Si Big Boy, malabigat kaya hindi pwede. So ito oh. Para tuloy na sa Pilipinas ako, iba lang yung mga puno ng kahoy. Ito ano, yung malapit sa amin ngayon is ano, primary school. Primary school yata ito. Iba rin ang mga school buildings dito, hindi pa rin sa Pilipinas. Na pare-pareho dito ano, medyo may ano rin, parang may magka-pare-pareho din pero iba yung mga school buildings. Pero mga ibon, may mga ibon ano, andun oh. So ito yung mga bahay na dinaanan namin. Mga kalbo yung mga puno, in 1 month ano na yan, mag-umpisa ng magkadahon.
Merong park dito na maliit para lang sa kunting mga ilang mga bata. Ayan, malaking area na sa gitna. Bali, paikot to eh. Ano rin, mga 5 kilometers din yung lalakarin kung gusto mong ikutin yung buong area. Ayan, daan din yan papunta sa loob. Hindi ko alam kung anong may mga bahay doon. I'm sure may mga bahay pero kunti lang. Ito yung park na maliit. Ayan, oh, yan yung school sa Pilipinas, paaralan, eskwelahan, sa Spanish, eskwela. Dito kasi magamit mo talaga kung marunong ka mag-Espanyol, magamit mo kasi marami talagang nagsasalita dito ng Espanyol. Kaya ako, since paborito ko sa high school yung Spanish, saka sa college, talagang nagagamit ko dito. Saan yung park. Yan, sabi kong malaking area yung gitna kasi ang itong daan na to paikot lang to eh. Mga 5 kilometers yung ikot. Caden Springs Park palang tawag dito. Maliit lang siya. Ayan yung school building. Maliit lang tong school na to eh, kasi maliit lang naman yung community na siniservisyon niya. Depende kasi sa community. Kung malaking community, malaki din yung school. Mas kailahan. Ang tawag dito is Hidden Springs Elementary School. Meron sila mga libreng breakfast dito, mga pagkain. Ay, may prepare sa mga bata. Ayan, lumapit kami para mabasa nyo. Gusto ko talaga ito nakalagay dito. Family that great together, succeed together. Tsaka ito. When you enter the school, you are a scientist, a author, important leaders, thinkers, explorers, creators, readers, friends, love. You are the reason we are here. Hindi ko pa nasabi na dito sa Amerika, lahat ng schools talagang may mga playground. Importante talaga sa kanila yung playground. Well-developed yung mga bata sa ano nila, growth. Kasi nakakatutok din yung ano nila, physical development. Hindi lang mental, kundi physical development. Kaya lahat ng school talaga may mga park. Ambo na kaya magpay digoy. Kailangan nating bumalik. Dito rin kailangan sumunod ka sa mga batas. Huwag kang mag-jaywalking. Kailangan tatawid ka sa mga tawiran. Diyan sa atin, hala, bahala ka dyan, bahala ka sa buhay mo. Ayun, ang ganda o. Medyo malayo pa yung lalakarin namin ng dalawa. Pero nag-enjoy naman kami kasi ako, kasi narinig ko yung mga huni ng ibon. I mean, probinsyang probinsya yung dating. Ang ganda ng halaman, no? Yellow. Wow, ang ganda. Picturean ko itong dalawa. Hindi. Iba-ibang klase ng huni ng ibon ang maririnig natin. Ayan o. Ewan ko ano klaseng ibon yan. Ay, maambo na. Kaya na makabalik sa bahay. At medyo mga, siguro mga 20 minutos palakari namin. Magmadali na kami. I'll see you. See you.
isa pang kailangan dito sa Amerika kung meron kang mga alaga ay yung health insurance nila. So, kasi mahal ang bayad pagpagamot kung magkasakit sila. Pareho yung una naming alaga na namatay na talagang namimiss pa namin. Wala siyang insurance, kaya yung nagkasakit siya, dila na namin sa emergency room. And ano lang ha, 24 hours, pumayad kami ng $5,000. Yeah, at actually, mahigit pa sa 6,000 lahat ang nagasto namin in just 24 hours. Kasi may mga gamot niya, saka pumili kami ng special foods. Pero wala na. Talagang oras niya, kaya at least nagpasalamat kami na binigyan niya kami ng walang unconditional love, yung pag-ibig na hindi mo ma-measure. Yeah, kaya ito si Coco, ang binabayad ko sa insurance is more than $20 a month. Bali, hindi maganda, hindi gaano maano yung coverage niya, pero si Riz ay talagang libre lahat. Yung pusa namin kasi $50 a month yung bayad sa kanya. Itong big boy, hindi pa namin nakuna ng insurance kasi bago pa lang siya. Hindi namin alam ang history niya eh. Hindi namin kung ang alam lang namin na ano siya, galing sa shelter, pero kung saan siya nang galing before sa shelter, hindi namin alam. So nabanggit ko na yung pagpaligo sa kanila, pagpakain, yung mga tulugan nila, yung insurance. Isang pakailangan nila dito yung mga laruan, kasi saka pati nga damit eh. Dinarabitan yung mga ibang mga aso dito, lalo na pag malamig. Kasi siyempre, lalamigin din sila. So, pare si Coco, marami siyang damit. Itong big boy, wala pa. Baka sa sunod. Magastos sila mag-alaga dito ng mga katulad nila. Kasi, I mean, siguro sa isang buwan, average na gagastusin mo is mga $200 sa mga alaga. Eh ngayon eh, ito si Big Boy, malakas kumain, kaya mas tataas pa yung budget namin para sa kanila. Isa pang ano, yung mga dog parks pala, hindi ko na-mention kanina. Marami dito mga park para sa mga aso, kaya masaya pagdaling mo yung aso mo doon. Naglaharutan sila, tapos siyempre mamit mo yung mga ano nila, mga nanay, tatay, magpintuhan kayo habang naglalaro yung mga alaga nyo. Yan ang wala sa Pilipinas. Tsaka meron ding dito dagat na para sa mga aso talaga. Para ito si Big Boy. Nalaman namin na ano, na mahilig siya sa tubig. Kaya sa summer, dali namin siya doon. Para lumangoy siya doon. Ito ulit yung dinaanan namin ngayon, probinsyang probinsya. Kaya nagpasalamat nga ako na dito kami banda tumira ngayon, kasi at least naramdaman namin yung ano, yung atmosphere sa probinsya habang maglalakad kami or nasa labas. Big boy, big boy, big boy, big boy, big boy. Big boy! Big boy! Stop! Stop, stop, stop! Yan, ipakita ko sa inyo yung one time inakyat ko yung pinakatuktok. At doon ko na realize na mas madaling umakyat kaysa bumaba sa bundok. Kaya parang lesson sa buhay natin, na pag nasa yung mga ibang tao, pag nasa tuktok na, parang hindi na sila marunong tumingin sa pinanggalingan at ayaw nang bumaba.
Yeah, parang leksyon yun na natutunan ko sa buhay na mas madali umakyat kung magsikap ka talaga dahil yun ang ginawa ko. Talagang I tried very hard para makaakyat sa bundok na yan kasama ko si Coco nung nasa taas na kami. Nahirapan na ako bumaba. Yeah, mas matagal talaga bumaba kaysa umakyat. May pakita rin ako sa inyo. Look. Ang ganda, no? Parang nasa ano ka, Japan, yung mga cherry blossom. Pero, yep, ang ganda. Puro puti. Wow, sandali. Ikuha ako ng pictures. Ulit tayo. Ulit tayo mga anakin. Ayan, no? Ang ganda. Mga kabayan, malapit ng dating namin sa bahay, malapit na kami sa main road. Itong dalawa ay medyo nakapag-exercise na rin. I think mga 2 kilometro siguro yung nalakad namin simula nung nag-umpisa kami kanina. Walang tigil yung lakad namin, buti na hindi pa talaga umulan kasi otherwise mabasa kami. Let's go. First time ko maglakad ng dalawa na dito sa ano na to, sa direksyon, kasi dati si Coco lang kasama ko lagi. Si Big Boy first time niya maglakad ng area na to, na yung paikot sa mga residential areas. Kung napansin niyo, may mga sign dito sa amin ng donkey at kabayo kasi meron din mga kabayo dito. So ito na kami tatlo sa tabi ng main road namin, yung pinakakalye namin na ano. Ngayon ay Huwebes. Ganun yung traffic dito sa amin. Talagang tahimik yung lugar namin. Yan, eskwelahan yung nasa kanto, ano naman, high school. Ito yung mga bahay na mga medyo malapit sa amin. Ito ulit yung ano, yung area na nilalakad namin ni Coco halos araw-araw. Minsan ano, may mga makasama ka dito. I mean, hindi lang minsan, kundi madalas talaga may makasama kang naglalakad ng mga aso. Nung namatay yung unang alaga namin, nag-decide kami na ayaw na namin ulit magka-alaga kasi malungkot pag mawala, pero parang may emptiness sa loob namin na wala kaming alaga. Wala kaming kasama sa bahay, kaya napilitan kami maghanap ng panibagong aso. Nahirapan nga kami maghanap noon kasi COVID. Yung mga shelter, sarado. Hindi sila nagpapasok ng mga tao. Kaya, ang tagal din namin bago nakahanap kay Coco. Galing siya sa ano, foster home. Yung mga kasama niya puro pusa. Sila yung aso sa ano na yun, sa bahay. Kaya, nagtataka kami kay Coco. Ilang buwan na hindi namin siya narinig na tumatahol. Ayan, kaya si Mano kay Riz, malapit. Kaya siya magkaibigan sila ni Riz kasi ano, nasigning nga siya na lumaki siya na pusa mga kasama. Ayan, may mga basura dito. Ayan ang ano ko sa Pilipinas, especially sa probinsya, na bakit walang mga basura na katulad dito, mga saka malilisang daan. Yan talagang nagustuhan ko dito sa Amerika. I mean, sa Pilipinas, ang daming mabago kung talagang gustong baguhin. Kaso,
talagang rooted na sa ugalian ng mga kababayan natin na magtapon ng basura kahit saan, yung umihi kahit saan, maglakad sa ano, mag-jaywalking. Ang dami talagang pwede baguhin kung gustong baguhin. Nasa atin talaga ang disiplina. Kaya yung mga bata, yung especially yung mga maliliit pa na bata, dapat i-ano sa kanila, sa utak nila, yung mga dapat gawin bilang mabuting mamamayan. Kung naipagkita ko sa iyo yung mga bahay, yung school, yung eskulahan, dapat ipakita ko rin sa iyo yung simbahan. Ito ay isang simbahan, pero I'm not sure kung anong ano to. I think Christian Church. Dito sa unahan, sa likod ko, malakad din is simbahan ng Katoliko. Tingnan yung mga halaman. Dahil nga ano, maambon, hindi sila ano, open ngayon. Sorry ha, hindi ako ano, sa Tagalog. Hindi ako talagang fluent sa Tagalog. Marami pa akong mga words na hindi na kasi nga sa tagal na rin ng panahon na wala ako sa Pilipinas. Yung basurahan nila hindi na alis. Dito, tatlo ang klase ng basurahan. May kulay green para sa mga kulay verde, mga puno, dahon. Yung asol para sa mga recyclables. At yung itim na para sa mga ano, non-perishable items o yung mga ano, mga basura talaga na ano, hindi ma-recycle. Mali ata ako. Yung green, ano ba yung sinasabi ko, non-perishable. Pero I'm not sure now. Kaya yeah, yan, yeah, no? May basura naman. Kaya dapat sa atin talaga may mga basura na ano, especially sa ano, sa labas ng simbahan, yung mga public places. Kaso nga sa Pilipinas, talagang mahirap yung ano, hindi sumusunod yung mga tao. Yung kahit na sabihin mong meron kang mga balata, di malata diyan. Pero wala rin mangyari. Kasi wala rin budget. Malapit na kami. Yun ang ano, yun ang mahirap sa Pilipinas. Hindi ko naman sinasabi yan dahil nasa Amerika ako. No, kahit nasa Pilipinas ako, kung halimbawa ako ang naging ano, naging kapitan, pangarap ko talaga sa buhay is maging kapitan sa baryo namin after my retirement. So hopefully in few years uwi kami sa Pilipinas at magserbisyo ako sa publiko. Pwede naman na ano, yun hindi pala sa kapitan ng ano ko. I have to correct that. Ang pangarap ko pala sa buhay is maging barangay ano, purok president sa purok namin. Yeah, yun ang pinakapangarap ko na hindi pa natupad at gusto kong matupad pag uwi ko sa Pilipinas. Gusto ko maging purok president sa baryo namin at marami akong gustong gawin para sa mga tao, at hindi lang sa mga tao kundi para sa mga aso, mga hayop. Tamang-tama, maubos na yung baterya ko sa cellphone ko at malapit na rin kami sa bahay. Ito, patawid na kami. Gusto ko sanang umikot pa sa park pero wala kasi maubos yung baterya ko. Kaya ito, kung mapansin nyo, ano to, kaya ganito kasi may mga kabayo nga yung ibang mga nakatira dito. Ano to, parang truck ng mga kabayo. Ikaw na lang paglakad namin sa park para makita nyo, medyo kaya pa ng baterya. So ito yung papunta sa park namin. Malaki siya, maraming mga games, lalo na pag summer. Ngayon kasi sabi ko nga medyo umuulan pa rin, pero pag summer talaga, araw-araw maraming bata na naglalaro after school tsaka sa weekends.
Ito na yung ano namin, park. Malapit lang talaga sa bahay to. So dito kami madalas naglalakad ni Coco. Saka ngayon kasama na namin si Big Boy. Maganda siya, malinis siyempre. At ngayon ay anong oras sa ba? I think ano na, pag alas 11 ni yata. Ayan, yun, ano yan, yung baseball. Tapos yung ano nila, restroom. Tapos ito, yung mga maliliit na bata dito naglalaro kasama yung mga magulang. Either tatay or nanay or both. Ay, may aso. Parang di namin kilala yan. Ayan o. Sa weekend, kasi as predicted by Alexa, ay ano daw, may araw. Kaya hopefully, dry tong ano, ground para may mga games na naman. Wow. It's how old again? 13 months. 13 months. Wow, it's so big for a 13 month. Hey, hey buddy, hey. Hey, relax. Mix, you said mix. Bully XL pit bull mix. Oh, big boy. Wow. This is yeah, big. He's got a big baby. Wow. Yeah. We started our walk with them meeting what's his name? Dodger, our neighbor. Yeah. And then we ended up our walk meeting Sig Boy. Right. Because Gable has two good boxes over there too. Yeah. I met them earlier. When we started our walk, we met them. Oh, okay. Yeah, we just getting one out. The weather's... Sit down, buddy. Oh, the weather's good, so get off while we can. Is that Bruno? Bruno, yeah. Wow, Bruno. Nice meeting you, Bruno. Say hello, buddy. Come on, you just want to play, huh? I just want to play. Relax, wow. Relax, buddy. Relax, pal. Relax, all right? Relax, buddy. Say, hey, you guys, how you doing? We were here last, when was that, like Friday? Uh-huh. Yeah, they were playing with a couple of dogs here. Oh, okay. Yeah, I like to let him get out and run around sometime. Yeah, they need to socialize. Exactly. Just like human beings. Just like human know? Beings, exactly. Yeah, that's why I said I have to walk them this morning because they've been in the house for how many days? Right, he's been in the yard. And I said, well, you know what? I'm off today. Oh, you're off? That's good. So I said, let's go in. Yeah, and the weather is, I hope it's not going to rain later on, you know? I think it's finished for a while now, so. Yep. Let's get a chance for it to dry up. That'll be good. Yeah, they need to walk, socialize, hey, exercise. Get the exercise. He has a dog run, so he gets, but it's not the same as when I'm out here by myself, I let him go and let him run around in the park. Yeah, that's what we did when was that? The other day or 4 days ago? We let them run. We'll probably go up in the mountains up there on the other side and I let him loose up there too. He likes to run around up there. He want to play, man. Want to play, man? Huh? Can I give him a treat? Sure. Wait. Hey. No, Coco, this work. Oh, no. Here. Stop. He doesn't like it. What kind is that? Beef. Some of those he don't. I see he likes them. The one from Cusco. Oh, okay. We give him some. He don't like those. I'm a bag of those. Just like Big Boy. He doesn't want he it doesn't too. He doesn't eat them either. It's only Coco who likes it. He likes the wilderness stuff. The little wraps and stuff like that. Big Boy likes chicken. Oh, He eats the pig ears and stuff like that a lot, too. Oh, really? Yeah, he likes that kind of stuff. You're all big boys. Wow. See, you just want to play. I just want to play. Bruno. Huh? See, I just want to play, huh? Say, get out. I want to get another dog. I just told my wife. Oh, really? Let me get another dog. Another big one? A girl. I'm going to grow up and then let him grow back there. So, yeah. Same breed. That way, later on, we can have pups. Oh, yeah. He's not... what do you call it? No surgery yet? No. Oh, you want yeah, I'm going to breed him a couple of times first. Oh, that's good. I find it hard to cut them like that. It's hard to cut them. I know. It's a big one. Yeah. It's hard to cut them like, I don't want to do you like. I didn't want him to do me like that, so you know.
Hey, take a picture. Hey, relax, man. Y'all just want to play, huh? Yeah. See, I got you out here so you can play. Hey, you don't want to play with you. He don't want to play. Relax. He wants to play with me. That's all he wants to do every day, just play. That's what he likes to do. Yeah, that's why we have this big boy, because Coco always likes to play. So now that we have two of them, we have somebody to play with. Yeah, huh? we can leave her at the house alone, you know? That's what me and the wife said. We get somebody for him to play with. Yeah, you have to, because... Coco. Hey, come here. Sit down. Sit down. She would find something to destroy. Something to destroy. Yeah, like our shoes, our slippers. Our shoes. I cannot count how many shoes and slippers she has. You know what? We have a million throw toys for him, and he still gets hold to a shoe. My grandson, they'll leave a shoe out there, something. I say, well, that's why you have to donated that one. You have to get another one. Exactly. Give him somebody to play with. Because now that you're a big boy, Coco is busy with him, you know? Hey, man, relax, buddy. Nakatawa naman. Nag-umpisa kami ng lakad namin with Coco and Big Boy meeting Dodger na isa sa mga kapitbahay namin. At ngayon naman na patapos yung lakad namin, na-meet namin si Bruno. Kapitbahay din namin yung ano niya, amo niya. Kaya masaya. So ito, pauwi na kami. Thank you so much sa mga sumasabay-bay sa mga videos namin. Sana hindi kayo magsawa. Maraming salamat. Thank you for watching. Dali ah. Yep, akyat na kami sa hagdan. At dito na kami magtatapos sa aming vlog for today. Sa ulitin, God bless. Salamat ka, Rajaw.